Hi everyone! Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Meron po tayong special guest ngayon sa ating Create Online. Walang iba kundi si Migs Ranyeses. Alright! Alam niyo po talagang... Yeah, Migs, kumusta ka na? Okay ka lang? Okay lang. Ito po, buti nakuhugot po natin sa sobrang busy schedule ni Migs dahil po siya hindi lamang po talagang active sa church. He's with us sa Malayang Pilipino Music. And he's also an active member po sa local music industry po sa Pilipinas. He's played with Gary Valenciano, si Brown, at mga session po dito sa loob at labas ng Metro Manila, pati na po yung mga musical play. Grabe ka, Migs, busy. Buti nga, wala kang schedule. So, yeah. At ngayon po, sa mga susunod na mga minuto, we'll have some tips po mula kay Maestro Migs. Dahil po talagang ako mismo magbabouch po talaga. Si Migs po ay talagang nagpakadalubhasa talaga sa music. Alright? He's a graduate of Conservatory of Music. Kala ko ano ka, fashion design. Hindi pala. So, he's a graduate of Conservatory of Music sa UST. Ang degree ko po kasi jazz studies. Pero bago ka po kasi mag-pursue ng jazz studies sa UST, kailangan mong mag-master ng isang instrument mo. Okay. Kailangan meron kang mataas na skill sa isang instrument po. Okay. Ang pinili kong instrument, guitar po. Alright. So, tinapos ko po muna yung mga levels ng classical guitar. Tsaka po ako nag-aral ng jazz theory po. Alright. Yeah. Tapos kasabay po noon, yung minor ko, piano po. Ah, okay. Na medyo napabayaan na rin. Yun. So, sa mga susunod na minuto po, ay makakakuha po tayo ng mga tips at saka mga techniques po mula kay Migs na I believe magagamit po natin. Sabi ko nga sa kanya, magagamit agad-agad. Alright? Yung agad-agad, yung mga gitarista, pwede nyo nang kunin yung mga instrumento nyo at pwede nyo nang practicein. Pero before that, imbitahin natin si Migs sa ating paparating na Create Conference, no? Malapit na yun, yes. Sa November 30, ito po'y gagawin sa Cuneta Astrodome. And nakaka-bless dahil talaga naman yung mga nag-register po. 42 sila sa team, talagang puro worship team yung nag-register. Wow. Talagang sobrang nakaka-bless talaga, Migs. Grabe, may isa pa rin, 42, galing sa probinsya pa. Tapos may mga 39 sila, 37 sila sa team. Kaya po, ano pang hinihintay nyo? Register na po and we're gonna have a good time. But by the way, ito po yung celebration din ng 20th anniversary ng Malayang Pilipino Migs. Grabe. Kailan ka ba na nakasama namin sa MP? 2011. Grabe. So 7 years ago ay kasama na natin si Migs sa MP. Uh-huh. At yun po yung magse-celebrate tayo. Ano po ito? Concert, party, conference, seminar at iba pa. So, we are with, of course, Pastor Romel and Susan Guevara, our best friends. And po si Tony Gonzaga at saka si Jax De Castro po na talagang mag-i-impart po sa atin ng mga creative knowledge with regards to our craft po. I believe karamihan sa atin na pupunta ron, mga musicians and singers and mga dancers po. Alright? Kaya po, don't miss this opportunity. This is a great day, great time to end the year and of course to start a new one sa 2019 na talagang equip po tayo to really take on the challenges sa ating mga worship teams at church. So, alright, Migs, pwede bang bigyan mo kami ng konting tip sa mga, ito, mga pinag-usapan natin, di ba, na, yan, pwede bang explain mo sa akin yung, ano, yung submit to your leader? Importante po yun, yung pag-submit po sa leader. Hi po pala sa band leader na, si Kuya Pao po, kung nanonood po siya. Isa lang po masasabi ko, kung blessed po ang team po natin sa mga workers, blessed din po kami sa mga leaders po namin. Si Kuya Pao po yung band leader po namin. Napakabait po, tsaka napakadaling kumonect sa tao po. Mm-hmm. Tsaka sa worship leader po namin, si Ate Jack po. Yes, of course. Sa pastor po namin, si Pastor Jay. Oh, yung pastor. Yeah. Bakit importante yung submit na stay mo? Kasi po kung si Jesus nga po nag-submit po, bakit tayo hindi po? Tsaka sign din po ng humility. Tsaka yung leaders po natin, si Lord din po yung naglagay. Yeah. Oh, ayun po. Kaya hindi porket may alam tayo na hindi alam na leaders natin, ipipilit natin yung kung ano yung gusto natin or yung kung anong gusto or kung ano yung alam natin na ganito yung dapat gawin ba? Kasi mga ibang mga kabanda, pag mas magaling sila sa leader nila,
No overpower na nila eh, no? Kumbaga parang ipipilit nila yung gusto nila. Oh, parang pag may gusto na hindi nila type mo, medyo parang ay parang di okay, di ka feel yun eh. Ano na pa nag-ano na kaagad. May attitude na, no? Oh, may intention na agad. Magkakaroon ng tension pagka talaga hindi nagsasubmit yan. Totoo po yun. Sa banda talaga, talagang yung may napanood nga ako isang para may isang nagsalita sa TV na kahit na sintunado yung kumakanta sa video, okay. Sorry ka na lang kasi hawak niya yung mic. Di ba, no, minsan mas magaling ka talaga sa leader mo, di ba? Kaya yun, submit pa rin, no? Tama, pasakot ka pa rin. Yun ang maganda yan, maganda yan. And mimig sa to, keep it simple, yan. Keep it, minsan po kasi yan eh. Sige, example nga sa tugtugan. Sa tugtugan po, pag nag-accompany po ng, yan. Pag nag-accompany po with the band, minsan may tendency yung mga gitarista na kung ano-ano mga ginagawa, yung mga ikaw lang kung narinig ko ba? Yung, tawag dito, kung ano-anong ginagawa po, yung halimbawa, simple, halimbawa, chords sa D, A, G, A, yung kanta, 3, 4, kung wala ito yung kanta. Tapos, syempre, tumutuloy yung banda. Ayun, nag-worship. Yung parang lahat na ng alam nila nilagay na nila dun sa simpleng dun sa minsan parang ano yung minsan para sa akin to yung beginner na medyo nagkaroon ng onting knowledge tapos pinuprove niya na hindi siya beginner. Mm-hmm. Parang yung typical na ugali mo. Parang lahat na ng bala niya ilalagay niya para lang masabing hindi siya beginner. Whereas kung yung mga totoong seasoned musicians naman, pag kung ano yung chord, minsan yun lang yung gagawin nila eh. Minsan hahanap lang sila ng way na hindi babanggada sa ibang instrument. Simple lang, minsan one note lang. Minsan hindi pa tinutugtog yung... May pasensya na, may pasensya na. Tsaka may disiplina. Parang nakikipag-usap lang din. Parang hindi, kalma, kami ni Pastor eh, nag-uusap kami. Hindi lahat ng alam ko na nasa isip ko eh, sasabihin ko lahat ng... May moderation para maging maganda yung conversation, tsaka para mag-flow na mabuti, tsaka para magkaroon ng sense. Yun, maganda yun, no? Yung flow, no? Dapat talagang ano tayo, talagang aware tayo ron sa flow ng tugtugan, hindi lang lagay ng lagay. Tama. Tsaka yung sa song po, kung ano yung kinakailangan ng song. Tawag dito, it's not bad to do things simply. Minsan, mas maganda pa yung ginagawa mo yung dapat mong gawin kaysa sa ini-impose mo na magaling ka. Tama, tama. Yun. Kasi minsan karamihan eh, no? Parang gustong i-prove na... Oo po, lalo na pag sa mga, yan ba, festivals po, mga worship festivals. Minsan yung magaling yung worship team bago tayo. Parang kailangan kong patunayan yung sarili ko. medyo may mga ganun ba eh. May mga ganun ang nangyayari. So, maganda pa rin talaga simple. Tama, simple lang, simple lang. Yeah. Ito naman, Migs. Anong tips mo naman sa practice, pagpa-practice? Sa pagpa-practice po? Yeah. Ako, lately, hindi ako nakapag-practice ng everyday. Pero, as long as there is time, mag-practice po tayo. Kasi, hindi natatapos yung... Lalo na pag musician ka, parang... Never ending na, no? Kailangan mag-practice ka na mag-practice kasi pag hindi ka nag-practice, kakalawangin at kakalawangin ka rin. Or somebody out there is practicing pag habang hindi ka nag-practice. Tsaka ano din po eh, minsan may mga pagkakataon na hihingin sa'yo na pagkakataon na meron kang kailangan gawin na pag hindi ka nag-practice, hindi mo magagampanan mabuti. Parang kaya ng isip mo pero hindi kaya ng kamay mo, no? Hindi kaya ng daliri mo. Ako po personally, lately parang nagsiskip-skip ako kasi sobrang dami ng ginagawa. May times na pag nagigitara pa ako, nanginginig, tapos parang hindi ko kayang gawin na yung mga ginagawa ko dati. Ang hirap din. Kaya ano gawin mo pag gano'n? Balik ka lang, practice lang ulit. Aba, balik lang. Or pakuluan mo yung kamay mo ulit. Okay yun, ha? Talaga, ibig sabihin talagang simplicity. Di ba? Talagang yun. Ito naman yung pagpa-practice. Mix pa yung mga konting tips kung paano mag-practice ng effective. Okay,
Effective. Siguro maganda pa simulan natin sa pagwa-warm up. Yeah, yung pagwa-warm up, iba po yung pagwa-warm up pag nagpa-practice, iba yung pagwa-warm up pag before playing ng rehearsal. Hindi po yung halimbawa concert po or yung mismong ano na po, halimbawa Sunday okay. na po mismo. All right. Pag unahin po natin yung ano siguro, yung pag magpe-perform po or pag mag-worship na po. Ginagawa ko po sa parang dalawang ano yung itaka mo bago mag-service, ano ba bago magtugtugan? Ah, pa, bago okay, sige yan, bago ano ba kung maga dapat again maaga ka. Tama, hindi ka makakapag warm up kapag late ka na. So, yeah, sige, mix pang warm up. Ginagawa ko po pag parang dalawang aspect po kasi yung mental tsaka physical po. Pag sa performance na or pag halimbawa mag-worship na po pag Sunday. Mm-hmm. Yung sa physical yung inaano natin para kung ano man yung maiisip ng mind mo. Ang yung century old na ginagawa po na technique pag nag-warm up, yung chromatic na scale na pataas. So ginagawa ko lang po, alternate lang yung right hand ko po, alternate sa lahat ng strings. Pero sa left hand yung ginagawa niya yung chromatic na ito po. Pero syempre hindi ko na siya ginagawa ng ganyan dahil kung kayo kung nasa stage kayo na hindi niyo pa kaya yung ganun, practicein po natin sa ibang time. Yung mag-isa ka lang sa kwarto mo para niyo. Oo. Ginagawa ko siya medyo mabilis. Mga ganyan. Para lang mabanat yung mga yun ang purpose para ano. Aba, tas yung sa right hand din mo. Aba. Hirap niya na, di ko kaya yan na. Tapos pabalik. Ano, pero teka muna, kailangan mabagal muna. Yung pinaka-comfortable kang speed parang ganun. Aba, tas pwede mong i-push po nang i-push nang onti-onti hanggang sa ma-ano mo siya. Ganun din po sa di ko. Anong tawag dyan? Chromatic, ano po siya? Parang chromatic exercise po. Parang ganun po. So yung i-focus natin para dahan-dahan mix, dahan-dahan. Kaya mga gitarista, kunin nyo na to. Alam ko common na ano po ito na exercise po siya. Pero para sa akin, effective daw ako. Effective talaga. Nakakasaya ng buhay. Alam mo pa, slow. Importante yan, no? Pag medyo okay na po yun, ginagawa ko naman po yung... Kasi yun po kasi nakapick lahat. Oo. Ginagawa ko naman po legato para dito po yun sa left hand naman. Yung dinadaanan ko yung mga scales po na kahit anong key. Oo. So, imperative na dapat alam po natin kung anong yung mga scales po natin. So, yung halimbawa, C major scale. Pero hindi ko siya tinutugtog ng ganun. Binivisualize ko siya as a whole sa fretboard. Tapos ginagawa ko, dinadaan ang legato mo. Yeah, para ma-stretch lang yung... Tapos pwede niyo pong i-try different sequences kagaya. Kahit i-shuffle niyo yung mga sequences mo. Tapos maganda mo siguro, alam ba, nasa key of E yung song niyo, na tutugtugin na unang-una, sa key of E na rin kayo magbabad niyo. Yung mga yan. Yan yung mga parang warm-up yan, warm-up. Oo, no? Sa personal ano ko po, warm-up. So kahit sa mga gig, ginagawa mo yan pagkabago? Opo, pag may oras pa. Pampatanggal nervyos. Opo, pwede rin po. Kaya alam, minsan po, pag masyado mong inisip, mag nervyos yung ganit. Oo, sa bagay. Yan ang mga kaibigan. Importante po yan, kahit sa ang instrumento, yung warm-up talaga. Kahit sa drums, sa bass,
talagang ginagawa po talaga, especially yan sa gitara. Yun, pagka nagpa-practice ka mag-isa mo, paano sistema ng practice mo? Yung practice ko po, usually po nag-aaral po ako ng songs. Kung okay. kilala, yung mga nanonood po, kung kilala po ako or na-follow nila sa social media. Madalas, lately medyo dumalang lang po kasi medyo busy po. Nag-aaral po ako ng mahirap na piece. Oo. Tapos, papakinggan ko po yung susulat ko po. Oo. Tapos, aaralin ko po yun. Tapos, kahit may work po ako on the side, inaaral ko Pero po pag siya. Di ka nagsusulat, kahit tingahin mo lang pwede? Pwede naman po. Pwedeng tingahin po, tapos aaralin mo po. Yun po. Kahit, actually, kahit hindi guitar eh. Kahit mga piano lines po. Oo. Ayun mo. So, lagi may pinag-aaralan ka na pyesa? Lagi po. May bago. Pa yung hindi normal sa'yo. Kasi normally, yung pag nagpa-practice yung mga musicians, no? Lalo sa drums, so hawakan lang yung stick, magpapapalo. Diba? Tapos, konting Facebook. Diba? Magpapalo konti. Tapos, yung mga alam niya ng dati pang alam na alam niya na, diba? Yun ang papaluin. Pwede tuloy nagpo-progress. Pwede naman po yun kung parang i-review mo po. Review lang. Or parang nakalawang na, tapos kailangan ibalik ulit. Pero mas maganda parang may inaaral ka lagi. May inaaral na bago mga po. Kapatid. Dapat meron laging bago na inaaral para talagang umaangat yung level ng ano, nung skill. Tsaka ano po, may sakit po yung mga guitar players kasi na... Yun, sakit. Na ang mga pinapractice po lagi mga sobrang complicated na kagaya po nung minsan po may mga nag-a-approach sa akin, Sir Migs, paano ba mag-solo gamit yung melodic minor scale? Yung melodic minor scale po sa yung mga ganun yung tunog na yung mga line na nabubuo, parang ganun na yung mga tunog. Pero simpleng accompany ng patugtugin mo ng ano, ng ano tawag dito, yung Sa Planet Shakers na kanta na. Hindi matugtog. Pero yun yung mga inaaral, tsaka yung mga... Puro mga ganyan yung inaaral. Oh, mga mahirap na. Tapos hindi mo naman magagamit yun pag tumugtog. Yun eh, yung mga pinapractice yung mga hindi usable na ano. Parang puro pampa-impress. Pero hindi mo naman talaga siya magagamit. Hindi ka rin niya... Pero yung mga simple, hindi nahihirapan tugtugin. Oh, halimbawa, yung magpatugtugin mo yung C na chord. Yun. Wala namang mali dito sa chord na ito. Pero minsan kasi may... Depende sa song, may mga hinihinging... Pwedeng ganun or ganun. C chord ba rin yun eh. Yung mga simpleng bagay lang na... Ayun. Yun, dapat talaga yung ano, yung... Ang point po rito, practicein natin yung ano talagang, yung magagamit, di ba no? Yung magagamit po, tsaka yung ano, huwag tayong tumalon agad dun sa... Akyatin natin yung hagdanan isa-isa po. Tama, dahan-dahan. Migs, ano ibig sabihin nito ng ano, practice smart? Kasama po yun doon sa practice smart eh, yung pati yung mga foundational. Tsaka yung ano po, wag yung... Halimbawa ako po, may inaaral ako na piece. Let's say, yung lately, ano ba yung tinranscribe ko lately? May tinranscribe ako na... Yung mahirap na part, nahihirapan ako yung... Kagaya nun, doon ako nahirapan. Yun yung pa-practicing ko, hindi ko na uulitin from the top natin. Yung buong piece, uulitin ko na naman. Nagsasayang ako ng oras eh. Yung part lang na yun. Dito ako nahirapan ngayon. Ayun, yun yung pagpo-focusan ko, hindi na yung... Kasi minsan parang napapractice mo kung paano magkamali. Sabi nga, nakalimutan ko sino nagsabi po nun eh. Yung parang... Practice makes perfect. Yung ano po, yung isa pa po, yung practicein mo hanggang sa hindi ka na nagkakamali. Oo. Parang dapat po ano eh, practicein mo hanggang sa hindi mo na kayang gawin ng mali. Practice until you can't get it wrong. Yung practicein mo hanggang hindi mo na magawa yung mali. Okay yan. Parang hindi mo na, parang ang hirap ng magkamali. Yung normal mo, yun yung tama na. Aba. Tama. So ang point na to, pag may mahirap, doon tayo magfo-focus sa mahirap.
Oh. Kahit na hindi mo nadaanan pa, kasi maubos yung oras mo pag dinadaanan mo ulit yung mga alam lalo mo. Lalo na kung alam mo na po yung mga sa obstetas master na master mo. Tapos parang, minsan pa kasi ganun, yung thrill nung parang yung unang part kaya mo na, tapos madali na siya sa'yo. Ifurian yung, yung mga part na ginagawa. Oo. Ayun mo. So pag may mga mahirap na lines, doon ka mag-ano, doon mo i-focus para talaga ma-ano, ma-plan siya. Tapos alam mo pala, may i-add mo po ako. Pag nagpa-practice po, ito po yung isang sakit ng lahat ng musician pag nagpa-practice. Importante yung ano, nagko-concentrate ka sa kanya. Hindi yung nagpa-practice ka, tapos kung ano-ano yung iniisip mo. Yun. Yung ano kayang ulam mamaya. Tapos ginagawa. Okay. Ano kasi, nabasa ko to sa book tapos yung mga kaibigan ko na classical musicians, ganito yung ginagawa nila. Yung mga classical musicians, parang ano, hindi nagkakamali. Parang sobrang effortless na spontaneous nung kahit ang hirap na nung ginagawa. Ang ginagawa nila pag practice, as in iniisip nila, parang meditative na yung dating. Parang nagme-meditate, as in talagang ginakarir mo talaga. Bawat hibla ng pagkatao mo nandoon naka-focus. Bawat yung focus, yung concentration mo talaga sa ginagawa mo. Importante. Yeah, kahit tingin ko kahit saan bagay eh, no? Kahit saan eh, 'di ba? Pag ganun po pati, hindi mo na kailangan sobrang tagal mag-practice kasi meron ako noon ginagawa ko eh, parang 8 hours a day yung practice. Pag ganun kasi parang hindi na eh, absorb na mabuti ng utak mo. Hindi mo kailangan ng sobrang tagal na nagpa-practice. Oo, tama. Tapos pag tutugtog ka na, doon mo na siya 'wag isipin. Dapat yun, na yung lumalabas na siya ng kusap. Ganda nun mga kapatid. Pagka nagpa-practice, talagang din focus yung, ka na. Aba. Para pag actual na performance, hindi mo na iniisip. Miss mo yun. Kasi mga nangyayari ano yun, sa practice, hindi. Parang ganun. Tapos pag performance, kabadong iniisip. Ano nga ba yun, no? Aba. Oo nga. Ganda nun. So pag practice, focus. Pagka performance na, enjoy. Di ba? Na-enjoy mo na. Kumbaga second nature mo na yung ano, no? Aba. Yung tinatawag, di ba, na parang second nature. Parang kahit nakapikit, kahit ano, alam mo na. Kasi, pag-practice, talagang nag-ano ka na, nag-focus ka na ng todo. Aba. Talagang mahirap. Kaya kailangan walang cellphone. Kaya kailangan malayo yung mga Facebook, malayo yung mga Instagram, malayo yung mga distraction kapag nagpa-practice po tayo ng mga instruments natin. Wala na po kung bad. Ako po may cellphone kasi minsan may mga kliyenteng tumatawag. Pero yung kasi hirap din ngayon, di ba? Practice biglang sasagot sa Facebook, di ba? Ganun, okay? May tatawagan. Kaya tuloy parang disrupted yung practice yung time. Yung focus po ba tinayon? Yun. Kaya ang ganda nun, gustuhan ko yung mix na para pagtugtugan, enjoy ka na lang. Aba. Hindi mo na iniisip yung ano mo, yung ginagawa mo. Yan mga kapatid, ano yan? Golden wisdom. Aba. Yeah. Ito naman mix, anong ibig sabihin nito na ano? Improve holistically. Ah, kasama po dyan yung kanina sinasabi ko po na lahat ng aspect ng musicianship natin, i-improve natin, hindi lang yung... Yun. Kagaya nung... Yun nga, yung sakit ng mga gitarista, yung pag-solo, laging yun yung parang pinaka-yun yung target na i-improve. Paano mag-solo? Eh, minsan ang solo sa kanta parang wala pa 1 minute mo. Minsan wala pa po. Tapos minsan may kanta nga walang solo eh. Oo. Yun yung mahirap po eh. Tapos pag tumugtog na, medyo hindi maganda yung pakiramdam, hindi maganda yung pakiramdam mag-funk, hindi maganda yung tunog mag-chords. Meron akong na-encounter yung gitarista dati, parang mabagal yung kanta, pero yung tunog niya, parang ano yung tunog? Parang imbis na, pag pinatugtog mo sa kanya, yun yung ganun yung tunog. Tapos parang hindi namin makuha bakit ganun yung... Kasi parang hindi natural sa katawan niya na gawin. Kasi hindi niya pinapractice. Tapos puro mga linya yung mga pinapractice. Kumbaga mix ang ibig sabihin yung holistically, yung kumbaga yung buong kanta, yung lahat ng yung feel, yung hindi lang feel. Yung isang solo lang yung naka-focus ka, di ba? Kumbaga yung groove nung tugtog, di ba? Yeah, hindi tama. Lang lahat ng klase ng tugtog mo, yung timing mo, yung kung nakasabay ka sa metronome, hindi lang siya trabaho ng drummer actually, dapat lahat tama. Yung kung paano ka mag-voice ng chords. Kasi lalo na sa guitar player, kasi may pasamang pianista eh. Mm-hmm. Eh yung pianista, lahat ng meron tayo, nasa kanila eh. Kaya bubunggo, no? Bubunggo po eh.
tapos mababa yung guitar, mas mababa yung tunog niya sa piano, bumabangga din siya sa bass guitar mo eh. Oo. So dapat alam mo saan ka lulugar. Kailan ka maglalagay ng onting palabok para sa marap. Oo. Yung mga ganun. Pero ang pinaka magandang training talaga yung mag-aral ng mga songs. Oo. Aralin ng mabuti. Tapos pag-aralan yung buong kanta talaga, no? Hindi yung ano lang, intro lang na masarap. Minsan ganun eh, mga musician, di ba? Masarap yung intro, yun lang ang pe-perfectin. Di ba? Maganda yung buong kanta from introduction hanggang sa matapos. Tsaka yung bilang musician na rin, di ba? No? Na talagang ano ka, mabait ka, masaya, mapagbigay, di ba? Kasi lalabas sa banda yun eh, di ba? No? Totoo lang, may nakasama ako dati, pa nagbabasketball kami, tataka ako, hindi na mamasa. Pambira, nagtugtugan kami, ang lakas-lakas din talaga. Kumbaga, parang ganun din na, nadadala pala sa tugtugan, no? Yung pagkatao mo, no? Parang ganun. Yeah. Tama. Kumbaga, parang let's improve holistically, hindi lang sa arts, hindi lang sa, yun, pati yung attitude, no? Na yung pagiging submissive, no? Parang ganun. Abo, yun. Tsaka, hindi lang din po, ano, about yan, na ano pa talaga. Yung tawag dito, hindi lang din sa tugtugan, hindi lang sa tugtugan, pati sa ugali. Yeah, yung on and off the stage. Importante talaga yun. Ito, Mix, yung kanina pinag-usapan natin yung, ano, yung mga, ito naman, ito, lead, mga pagli-lead. No? Mga example natin, mga marami sa malayang Pilipino kasi may mga favorite silang ginawa mo. Ayun po. Na-lead. magandang opportunity na mo para ituro ko po. Yung sa magsasaya po na intro, yan. Wala naman po masama, kaya lang, ito po yung naririnig ko kasing ginagawa ng karamihan doon sa intro po. Dito po siya ginagawa. Tapos yung ginagawa nila, para sa akin kasi, medyo parang pang-rubbing alcohol yung tunog. Parang pang-commercial ng rubbing alcohol yung dating. Ano siya, parang isipin natin na dalawang phrase, may tawag dito? Antecedent phrase sa... Tapos may sumasagot, andito sa ano, baba. So hindi siya, andito siya sa taas mo. Alright. Eh, yun lang naman, bo. Tapos sa mga iba, okay naman, bo. So, parang ganun yung, hindi ko naman masyado matandaan yung ibang... Ilan mo yung intro kasi, yun yung talagang ano nung... Parang kumbaga, parang yun yung emblem nung song. Oo. Ayun, parang buong, yung buong kabuuan ng phrase niya, bo. Ayun, bo. Tapos sa... makilala ka. Yung solo po niya, hindi ko alam kung naririnig niya po. Ang makilala ka. Tapos dito yung solo nagsisimula. Tapos nakikita ko kasi may mga nagtatag pa sa akin na yung spot on yung pagkasipra po. Kaya lang may nagtataka ako parang dito na nagsimula. May simula yun doon sa ano. Jesus, papuri ko sa'yo. Yun yung simula nung, kasi parang ang nangyari, putol. Kung speech siya, tapos halimbawa yung speech ni Abraham Lincoln, hindi mo sinama yung umpisa. Parang ganun ba? Ayun lang ba? Mix yung ano, yung intro nung Pag-asa. Yung Pag-asa po. Yeah. Ano po? Yung Pag-asa po. Yung Pag-asa po sa bagong album ng Kapahingahan, ito po yung intro ni Patinga. Gusto kong matutunan eh. Yung chords po nun, simple lang po yung chords niya. G, major 7, tapos A, tapos B minor 7, tapos A po ulit. Tapos Vinoy, ito yung sinasabi ko na yung chords po na yun, pag hindi mo
iniisip yung parang pinaka magandang pwedeng pagkatugtog niya. Ang mangyayari lang. Ganun. Okay lang naman. Kaya alam, hindi ko alam sa'yo. Tinan niyo kung alit, yung, paano yung pinagkaiba. Ito G, G din siya. A suspended pala daw. Same chords pero nag-iba yung pakiramdam niya, nag-iba yung vibe, nag-iba yung So yung shape na actually ito yung power chord dito. Binaba ko lang sa baba. Pero naka major 7. So again, yung mga sinasabi ko hopefully alam niyo na yung mga tawag dito yung mga notes sa scale. Major 7 mga ganun. 7th note from G, F sharp. Tapos nag-hammer on siya mula dun sa E na 6th note. Tapos, itong A na to, yung A na ganyan, tinanggal ko lang itong mga nasa, nandito sa ibabaw. Tapos yung melody note, yung E, ito. So may melody. Tapos yung B minor na ganito, tinanggal ko lang to, tsaka ito, so itong sa baba. Tapos ito, bakit may ganito? Ito yung 7th note pa rin, B minor 7. Nag-hammer on yun. Tapos, mapapansin natin na pag binaligtad mo itong ganun, babalik siya sa A. Yung A na power chord, na same nito, na naka 7 lang. So, importante talaga yung position, no? Hindi alam, yung maganda sinabi mo kanina, hindi ka babangga, no? Hindi ka no? Kumbaga parang alam mo yung saan ka lulugar. Tutunog ng maganda. Kasi kung hindi mo. Lalo na pag may bass, medyo madidinig. Babangga ka, no? Itong mix, sana po na may nag-gets tayo ron, yung maganda yun, yung positioning, hindi ka babangga sa keyboard, tsaka sa bass, yung kung nasan yung sarap, no? Kumbaga, again, na yung buong kanta po ang i-approach natin, hindi lang yung intro, hindi lang yung solo, di ba? At hanggang pagbaba ng stage, yan yung parang pagiging holistic ng musician. Ito naman mix, may nilagay tayo rito na ano ibig sabihin itong ito, listen to your bandmate, importante yan, listening. Kagaya ng pakipag-usap sa tao po, yung pagtugtog, parang ganun din, makikipag-usap. Hindi pwedeng salita ka lang na salita, tapos hindi mo pinapakinggan yung kausap mo. Siyempre, dapat more on ito yung nakikiramdam sa bandmate. Hindi yung, kasi tandaan natin yung hindi ito tungkol sa atin. It's not about us. Tapos lalo na kung nasa band tayo, ang goal talaga natin dapat, kumanda yung tunog ng band na isa tayo sa nagko-contribute kung ba't maganda yung tunog. Hindi yung basta, eto yung chords, eto yung binigay ng chords, eto yung tu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 t. Hindi yung chords. Yun pala parang, huwag sanang umabot sa point na parang wini-wish ng kabanda natin na sana patayin na lang yung volume natin. Kasi ang pangit. Parang nasisira yung alam. Mas maganda yung pinapalakasan ka pa, no? Kumbaga parang masarap yung ginagawa mo, di ba? Parang yun yung sana yun yung i-achieve natin. Tapos, hindi ko alam kung para sa akin may effect din yung yung pinapakinggan mo rin na mabuti yung mga kasama mo. Kasi nakakatulong siya sa pagiging tight ng papakinggan mo yung drummer, saan lumalapag yung kick drum, saan pumapatak yung snare drum, yung hi-hat niya. Pag ganun kasi, parang kumakapit ka sa kanya, tapos aware ka doon sa kung ano yung ginagawa niya. In respect, yung drummer, kasi parang pinapakinggan ka ng mga kasama mo,
mag-practice ka ngayon ng mabuti. Mm-hmm. Parang in exchange doon sa, parang respeto na lang din doon sa, tama, oh, sa mga kasama mo na pinapakinggan ka nila ng ikaw, di pinapakinggan mo sila, nagpa-practice sila mabuti. Mm-hmm. Para yung, tawag dito, yung tulong-tulong kayo na nagbibigay ng magandang, oh, 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 nag-contribute ng... Baga parang may handaan, may dala ka rin. Na, oh, parang oh, oh, may handaan, may parang kanya-kanyang potluck, di ba? May dala ka ring handa, hindi yung oh, diba, sila lang yung nag-practice, ikaw hindi, 'di ba? Para kaya tuloy pagdating sa banda, sa rehearsal nyo, 'di ba? Nakaka-stress na 'yun, eh. Minsan nakaka-frustrate pa lalo 'yun, no? Na kumbaga lahat nakinig, ikaw hindi. So importante 'yun na may ano ka, respect, no? Respect. So, yun talaga part yun. Tsaka yung saan lulugar po, lalo na sa mga halimbawa mga worship team po na dalawa, tatlong gitarista yun, no? Sa atin po, ganun po eh. Sa amin po, talagang ini-implement mo na. Kasi magulo yun talaga. Yun, yung may rhythm guitar, may lead guitar, tapos, no? Tapos may acoustic guitar. Pa, yun. Talaga medyo. Paano gagawin pag gagawin ng mix? Mag-pray? Ano po, kami pag ginagawa po namin, parts po eh. Tapos pag minsan pag hindi kailangan tumugtog, okay lang na yun. Pag hindi mo kailangan tumunog, tapos napapasin mong hindi naman nakakatulong, okay lang kahit hindi tumunog. Yun. Oh. Hindi naman mapabawasan yung pagkatao mo or yung talent mo pag hindi ka tumunog. Pagiging Kristiyano mo. Pag minsan pag ginagawa namin, pag halimbawa yung kanta na, halimbawa yung, alam mo, yung I Will Live. Volume ba yung mix? Ah, pa meron. Anong kanta yan? Yung I Will Live in Jesus' name. Ah, yung God is fighting for us. Yung version nila Israel, Alive in Asia. Oh. Yung part mo na yun, isa lang yung nagkikitara po eh. So, wala ka namang, pwede naman dalawa kami, pero dapat sobrang tight talaga na tunog niya solid na isa lang. Oh, oh. Pero pag ganun mo, minsan yung ginagawa namin, ako doon sa first 8 bars, yung isang gitarista doon sa 8 bars, yung hati. Mm-hmm. Tapos wag po natin lagyan ng ano kasi yun nga may discrimination, nabanggit ko rin mo sa mga past create. Para may discrimination pag acoustic guitar player nandun sa baba. Rhythm guitar player nandun, tapos yung guitar player nandun. Para acoustic guitar parang pang ano lang, pang feel, no? Yung mga walang magawa sa ministry. Apo, para mo na rin inano na yung singer nandun. Yung dapat talagang ano. Pantay lang wala, dapat. Equal. Diba, palit, either palit kami ng, palit, siya muna dito, tapos ako dito pagkatapos. So. Oo. Kaya dapat, practice niya na mabuti kasi dapat maging consistent yung tunog po. Pag maganda yung patunog ko doon sa dito, mahirap naman kung pangit, tapos biglang gumaganda pagdating doon sa Yung consistency. Tsaka yung, halimbawa, sabay namin gagawin. Dapat sabay, tsaka pareho kami ng technique para parehong-pareho ng tunog, tsaka malinis yung tunog po. Oo. Tapos pag walang usapan na ganun po, halimbawa sa kanta, minsan yung mga ballad na may mga gumagana. Pag gumagana na yung isa, huwag ka nang gumanon din. Kaya makihala kasi mag... Parang nagme-mute-mute na para sa wara mo. Pag ginawa na ng isa, respetuhin natin. Siya na yung gumanon. Iba na lang yung gawin natin. Minsan kasi ganun eh, parang hindi maganda yung feel nung kanya eh. Ito, mas maganda yung feel na ito. Pakinggan. Parang papatungan. Minsan magulay yung tunog eh. Buti sana akong nagko-compliment. Okay naman kung nagko-compliment yung ginagawa. Sa yung South Border pa, napanood ko ganun yung si Kuya Jay po, tsaka si Kuya Jano. Mga napakagaling na musician po. Wala nang usapan na ganun, pero pag sumisingit na ganun, sakto. Hindi yung parang... Pinilit. Ang gulo nun ah. Parang, ganun mo. May, ang ganda ng pakiramdaman po nila. Talagang importante, no? Talagang puso. Sa lahat po, hindi lang sa pianista, sa mga gitara. Pati drums po, minsan sumasagot po. Pag sumagot, ang galing! Parang doon na may measure din yung ano po eh. Yung lahat ng pinractice mo lumalabas pag nakipag-usap ka na sa... Tama. Yes, so sana marami kayo natututunan, ha? Ito, Mix, last na mga tips na lang. Story is important. Dapat kwento, no? Opo, yung kwento po. Yung sa tugtugan yan. Yung pag sa mga songs po, hindi lang basta sa pag-guitar, pati sa yung pagka-arrange ng songs po. Kami po, ako po, particularly maano ako sa ganito po. Pag tinutugtog mo yung isang bagay na ginagawa mo, para sa akin, dapat may purpose kung bakit yun yung ginagawa mo.
Kasi halimbawa sa song, pag first verse, diba? Halimbawa magandang... Salamat, salamat. Alam mo yan? Alam mo, salamat, salamat. Pag yung halimbawa, bakit mo kakaskasin yung sa isang portion? Bakit? Kailan ka, kailan mo i-simpleng chord lang, kailan... Oo. May story dapat doon sa kanta, hindi yung parang unang buga pa lang. Ganun mga ganun. Salamat. Or, may mga ganun po kasi... Yung God is fighting for him. Kagaya na, simple lang mo. Teka lang, try ko magpalit ng... Pati sa FX, okay. May kasama yun, yung story. Tapos itinig ako. Kumbaga may purpose lahat, tapos yung progression ng kung anong ginagawa mo doon sa buong kanta na giwa. Pag sa chorus, iba yung gagawin mo. Mm-hmm. Ano ba ba? Tsaka pati yung sa mga solos mo. Yung, hindi ko alam kung evident po ito sa yung mga solos ng mga MV po. Oo. Pero yung mga solo may story po, lalo na pag preconceived na solo mo. Oo. Kagaya na sa makilala po. Parang may nilalahad na kwento. Hindi yung basa. Oo, mailabas mo lang lahat ng alam mo. Tama. Oo. Actually, Mix, isa sa mga paboritong solo mo yan na ginawa ko eh. Ay, talaga ba? Oh, magaling ka pa nun eh. Sige nga, gawin mo nga para parindigan ikaw lang. Ayan, makagigan. Yung parang tawag dito, trivia po. Nung ginawa ko po, nung iniisip ko po siya, binigay lang po kasi sa akin Kuya Pao yung... Nung ginawa po kasi makilala ko, wala po ako yung in-arrange ko. Oh. Pinadala lang po sa akin ni Kuya po yung chords po. Tapos, ginawa po siya walang guitar po eh. Mm-hmm. Inisip ko lang, kinahinaham ko lang yung mga tono po. Oh. Sinusulat ko lang na ganun yung notes po. Yun yung lumabas na naman pagka... patawag dito yung na-feel ko kasi yung parang... Yung kabutihan ni Lord. Oo. Yun lang, doon lang ako nag-ano po eh. Mm-hmm. Lumabas yung lahat mo. Oo. Yung part na parang sarap, alam. Sarap eh. Yung kahit anong mangyayari sa buhay ko, ano, nandun pa rin si Lord, hindi kanya pababayaan. Tapos itong part ko na to, yung parang, ipipaint yung image na kahit sobrang gulo na ng buhay mo. Ginawa pa, sa guitar, nag-string skip ako. Yun, hybrid picking. Yun, parang may gumugulo na, parang gano'n. Hindi na naman, parang yung climax na din solo po, parang gano'n po. Yun. In the end, ando pa rin si Lord, siya pa rin ang He Still Has You covered, parang gano'n. Kasi yung dive bomb. Yung nagda-dive, oh. Favorito ko yun eh. Kinikilabutan ako eh pag dumarating ko rin. Ayun po, yun, may mga story po yung mga solo. Oo, yung importante talaga, kwento. May kwento. Pati no, sa pag-akumpanya po ng chords. Oo. Pag sa, yun sa makilala ko, yun yung pinaka-naisip ko eh. Sa umpisa po hindi pa ako tumutugtog din. Yung sa intro lang. Oo. Kami po mga gitarista. Tapos yung... Sa verse hindi pa kami tumutugtog doon, piano lang po. Hinahaya lang. Para may story din po, hindi yung nandun ka lagi. Hindi lahat nandun kagad lahat. Ganda kung saan, parang pinag-uusapan, no? Saan tayo dito papasok, tapos anong treatment, no? Parang gano'n. Tsaka yung kwento, parang... Yung sabi mo po ng pastor, nag-attend po kay pastor kasi sa Create. Yung sa paggawa ng kanta po, yung may kwento kayo, yung sinabi mo na lahat ng exciting na bits ng kwento. Sa umpisa pa lang.
Para maganda, i-build mo na mabuti yung kwento. Oo, oh, nagbe-build up yung kwento. Yung hindi, ano, hindi bagsak agad lahat na parang ganun. Yan, galing, galing. Sana marami po kayong natutunan. And of course, yun, ito po mga kapatid, as a worship musician, kita nyo naman, si yung mga, yun talaga, pagkagagawa tayo ng tugtog, dapat talaga yung may puso, no, na hindi lang basta-basta, even paggawa ng line-up, yung paggawa ng, di ba? Usuan din eh, yung flow din ng service, yung flow ng tugtugan, hindi yung kung ano yung uso, kung ano yung sikat ngayon sa radyo, lalagay doon. Di ba? Maganda yung kwento rin na nakadikit din sa kinikwento ng pastor natin. Yan. So, kumbaga, kung ang message, parang dito, mas maganda ba yung nakadikit tayo yung theme natin ng mga kanta doon sa message para may yung buong service natin, part ng kwento, at yung detail nun, yung mga musicians, may ano din, yung approach din sa music, kwento rin, no? Kumbaga, mas maganda yun na, ano. Mas maganda pa nakita natin yung bigger picture. Yes. Yun, tama, yung bigger picture ng tugtugan. Hindi yung isa lang tinatarget natin, no? Yung solo lang. Di ba? Tapos, minsan naman, yung mga musicians naman, sa lineup, may mga paboritong kanta, no? Yung itong paboritong kanta, excited dito sa kanta na to, na pero pag parang yun ang tututukong practicein, tapos yung mga ibang yung mga ibang less exciting na mga kanta na nakanta na tugtog niya na dati, di ba? Parang ano daw. Minsan ko parang ay ito lang, ito yung mabagal na nasa D. Yan yung pagka ano. Pagka yung mga hindi niya masyadong trip na tugtog, di ba? Parang papabayaan na lang, warde-warde na lang. Kaya mga kapatid, it all boils down to talagang arts talaga, no? So, Mix, last na tip na bilang musician. Sabi mo. Mag-pray. Manalangin po yun na magkaroon kayo ng maraming oras mag-practice. Ano po? Ano din po? Tawag dito. Discipline, respect, tsaka yung actually hindi po yun eh, yung cause kung bakit kayo nandito, bakit kayo tumutugtog, bakit nyo gagalingan, bakit nyo gagandahan yung pagtugtog nyo. Kasi si ang Diyos naman natin, hindi naman warde-warde lang yung Diyos natin. Grabe. Tsaka yung ginagawa niya sa atin, yung kabutihan niya, hindi naman yung parang ano lang eh, yung one time lang na naging mabuti lang sa'yo minsan, o parang may favor lang na ginawa sa'yo na onte. Tama. Talagang araw-araw, yung buti nila. Yung bigger picture ba, yung cause kung ba't yun. Yes, that's important. Why are you doing what you're doing? Tama. Not to impress, di ba? No? It's not to impress people. Lagi sinasabi ko kanin to, worship is an expression eh. It's not an impression, no? Ina-express mo eh. Aba. Yun nga, yung pag mag-lead, may kwento, di ba? Ang buti ni Lord sa akin. Lalabas po yan pagka talagang nag-dive in tayo talaga na Lord, gusto kong gawin para sa'yo talaga to. Lalabas yung puso eh, no? Aba. I-express mo, hindi ka nagpapa-impress. Kasi pagka-impression ng gusto mo, yan na, di ba? Nang lalagay. Tsaka minsan may mga judge. Pag ganun kasi yung judgment mo, iba. Oo. Iba po yung... Pati yung sa mga tunog na gagamitin, kung ano yung mga line na gagamitin po. Oh, apektado. Imbis na isipin mo, alin yung nagpo-portray na itong emotion na ito, iyaanam mo, ito yung mas nakapagpa-impress. Versus na sa nag-express ka ng emotion. No? So yan, importante po yun talaga. Let's express our worship. At lalabas po yun sa mga instrumento natin. So, Migs, maraming salamat ha. Tingin naman ng konting piyesa dyan na ano na... Wala po, kung ba? Wala po piyesa, kahit bayang mag-iliw. O, no, walang bayang mag-iliw. Gita-gitara lang o. Sige lang. Ito, kung itutugtog mo yung feeling mo ngayon, nararamdaman mo kay Lord ngayon, gawa ka ng piyesa, compose. Thank you.
So again, Migs, maraming salamat ha. Thank you so much sa pagpunta mo ngayon. Mga kapatid, thank you so much for listening. At alam ko, sana marami kayong napulot po sa ating broadcast ngayon. And just send us a message, alright? Give us some feedback po kung paano nag-minister sa inyo itong video na to. At isa pa po, pakishare din po sa mga worship team natin, alright? So once again, maraming salamat. God bless! God bless! Salamat sa panonood. Salamat!